Meron po mga pagkakaiba ng pananaw. Tungkol po doon sa kaloob at pagkakaawag po. Nagkakaroon po kami ng paggamit po sa Grace at saka doon sa Holy. Ginagamit po sa 1 Corinthians chapter 12. Yung po sinasabi sa text na Romans chapter 11 verse 29. Ngayon, kung titignan po natin sa context ng Biblia, sa pagkakitin po na sa pagkakitin na niya po Apostol Pablo, maiiba po sa maiiba ang kapatid sa kapulad ng pananaw po ng mga kapatid. Pag sinabi po kasi yes, tumukoy po doon sa mga kaloob na nasa loob ng iglesia. At pagdating doon sa college, ay parang isang espesyal na pagkatawag. The gifts at saka yung college, mayroon talaga pagkakaiba. Amen. Ngayon, didiretsuhin ko lang po para hindi masyadong maligoy. Ito pong gifts at saka college na magkaiba, yung college, ang ginagay ko po yung pananaw ko na muna ng iba. Pag-calling ay isang posisyon na makakakalaw ng iglesia. Ang sinabi natin posisyon, ito po ay nasa Epeso 4, verse 11. Yung po, 5 po, and 3. Okay? Well, our teacher, pwede kong sakyan. Ito yung nagagamit sa gifts. Yes. Iglesia 1 Corinthians 12. Ito ay calling Ephesians chapter 4, verse 11. Article service. Pero, Romans 11, 29. Kung natin kung ano yung nasa isip ko Pablo. Let's go to 29, verse 29. Pag pinuha natin ang context, angat natin sa verse 28. As concerning the gospel, they are having his forsake. Hey, itinutukoy siya. Sana magsalata ako, meron pa ng problema sa bahay. Hey, itinutukoy na ako siya. Verse 27, for this is my covenant unto them. When I shall take away their sins. Verse 26, and so, all Israel shall be saved. So yung context na nais ko pong ipakita dito mga kapatid, na yung gifts and calling of God are without repentance. Yung word repentance, ibig sabihin sa magkatawag sa kaligtasan. Panino sa Israel. Ibig sabihin, kung tinawag ng Diyos ang Israel, sa kaligtasan, binigay sa kanila ang oras ng sobrat, kahit na sila'y nagkamali, hindi mababago na sila ay piniling maya ng Diyos. Amen? Kasi, meron pong nagtuturo, tapos na ang dispensasyon ng Israel. Ibig sabihin, mula noong time ng Messiah, nakatot, time ng Messiah, nakatot na sa grace ang mga Hudyo, dahil sa pagtanggi nila sa Messiah, ibig sabihin, tapos na rin ang dilisyon sa kanila. Pero doon sa iba, tapos na eh. Pagbigay ako na tapos, ito wala sa iba. Kung meron na, so hindi ko kung sinasadya ang mali, hindi ako nasinira, katotohanan ng koma. Sa 7th Adventist, wala na tapos na ang dilisyon ng Diyos sa mundo. Individual in it. Yes, sir. So yung pagkiliwala ng Seventh-day Adventist, yung kanilang sabi, yung preaching ng gospel nila, sa pagtuturo nila, tapos na ang Diyo. Pero dito sa context nito, mga kapatid. Kaya inakit ko po sa ito sa verse 26, na ang tinutukoy sa verse 29, na
Christian calling are without repentance. Sa takbo ng kapahayagan ni Apostol Pablo, na ang tinutukoy niya ang bansang Israel. Yung gifts na binabanggit dyan is about the grace of God. Yung calling dyan is salvation. Kasi dito po sa mga text na to, mataan po ba? Walang pinag-usaban dyan mga kaloob. Pagkat tayo sa taas ng verse 29, pataas, verse 28 up to 26, hanggang verse 25. Sabi niya rin sa verse 25, for I would not present that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit, that the blindness in part happened to Israel, when until the fullness of the Gentiles become in. Yan po yung nasa itaas. Pag bumaba tayo, verse 30, hanggang pababa, wala ka pa nakita dyan sa loob sa katulad na binabanggit sa Wito at sa episode. Okay? So dito, tinitignan natin kung ano yung sinasabi ni Pablo written between the lines na yung calling na sinasabi, it's not a gift of the 1 Corinthians chapter 12. And Ephesians 4, verse 11. So, so yung calling salvation, yung gifts sa salvation, yung gifts mo ay general. Yung gifts ito is general. Tawag ito. Tulit tayo sa salvation, grace, biyaya. Pero yung gifts na yan, sabi ko nga, ating character, pwede gamitin natin 1 Corinthians chapter 12. First, Ephesians chapter 4. Pwede natin gamitin yan. Okay. Ang dito yung parang controversy kasi dito, sinasabi dito. Dito kasi, ginamit na olin, no? Yung parang by position. Parang pag tinawag ka ng Diyos na isang kabila doon sa type of ministry, parang ba sa tingin mo? Parang hindi ka sa mong paro. Karamihan sa denomination, position, mataas na pupulin sa denomination. So, kanintente na ano ba? Christian. At kung tatawid natin sa RTC, susunod kardinal. Pero, ano sinasabi niya? Eh, huwag natin usapin yung kanina sinabi niya. Yung Pope, ang ilalari sa kanya. Pag-aral price eh. Ayun din part of vital, kardinal. Iba-ibang isip na kardinal kapag siya na ikaw sa tao. Yung gamit niya, yung position niya, iba. Mataas yun. Pero, yung pag-aaralan talaga natin, dito nga, sa Romans 11:29, na yung calling na yan, calling ay salvation and grace of God. Yung gifts, anong evidence natin ng gifts ay grace? Yung gifts mo na na-establish ko, mga kapatid. Nakita natin ito, Ephesians 2 verse 8. Ano pa? Acts 2:38. Pag pinatapon natin, sabi na lang ni Apostol Pedro sa Acts 2:38,
Mapapapos ng mga bautisman, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And you shall receive the gift of what? The Holy Ghost. Yung gift sa Holy Ghost, pwede natin sabihin, nandun na yung mga gifts. Yung gifts na yan, hindi ba sa gifts? Spiritual gifts. Yung gift sa Acts, Acts chapter 2, gift ay eternal. At pwede rin natin sabihin, spiritual gifts. Yung spiritual gifts nasa 1 Corinthians chapter 12 hanggang 31, verse 1 to 31. Ephesians 4, start from verse 7. So, makita po natin yan. Kasi pinapakita ko po yung Romans 11, 29. Nang pinag-usapan po dyan, na gifts and calling, ay hindi po yan sa halong dito. Laman. Kundi yung binanggit ko nga, it's salvation, at benefit dun sa kaligtasan natin, ay buhay na walang hanggan. Pero nakapalaw din siguro, nakapalaw din sa, siyempre kung ligtas ka, nakapalaw din na iregalo ng Diyos yung mga spiritual gifts. Alam niyo mga kapatid, kahit unbelievers, hindi ligtas. Inuwala kayo, may gifts. Pero magkaiba po yung spiritual gifts. Magkaiba yun. Kasi meron tao na kapag-establish ng isang grupo, hindi sila makakagawa na ganyan kung hindi gifted sila. Hindi sila makakapagpakita ng magandang organization kung hindi sila gifted. In other words, kahit ang believers may gifts, may gifts sila. Pero yung pinag-usapan natin ng gifts na sinasabi ng Bible dito, sa Romans 11:29, it's salvation. At ito po, sasabi ko ito, direct the point, parang ito yung paligoy yung dimaba ko alas. Pag kinagsakan po natin spiritual gift, hindi yan posisyon na mataas at hindi yan posisyon na mababa. Siguro kung mas mababa pa, pwede. Kasi when you say gift, na binigay sa iyo, spiritual gift, spiritual gift. So, pagdating po ng spiritual gifts, no, yung gifts na pag-usapan natin. What is spiritual gifts to bigay ng Diyos sa Iglesia? It's not a position. So, gusto kong i-break mga kapatid na ang calling, hindi special. Pag pinag-usapan natin, pag-usapan natin ang gifts, ang calling po ay hindi po special. Sabihin special, no, yung term na special para napakataas ng tingin natin. Napakaayog ng ating pagtingin. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang spiritual gifts na binigay ng Diyos in Ephesians 4, start ng verse 7, binigay sa Iglesia. Gifts of the servant. Pag sinabi natin servant, sabi ni Kristo, mababang kalagayan. Ama! Mababang kalagayan. Kaya mo ba kayo sa paggabi? Sinabi ni Kristo, kung gusto nyo maging mababa, maging ano kayo? Alipin. Alipin ni Kristo, alipin ng Diyos. Bakit sinabi mas mababa? Kasi, gagawa ka ng isang tungkulin, magturo at mag-alaga. Ang pagtuturo, hindi lang pulpito, salita, sigaw, at lalim ng tinuturo. Kundi pag-aalaga ang kasunod, mga kapatid ng training doon. Alam ko, agree kayong lahat na kailangan ng pastor marunong mag-train. Pastor pa lang yan, ha? Wala dito mong sarabi na ang pastor hindi kayo mag-train. Hindi ako maniniwala, ano siya talagang tunay na pastor? Kasi sarungan sa Bible yun eh. Kasi ang meaning ng servant means, ano? Serve. Ready for service.
Yan ang ibig sabihin doon. Medyo marami na ako sinasabi. Okay. Puntahan natin mga kapatid ang kids. Wala mo lang ang baby. Gusto lang bang ako. Kids. Punta tayo sa kids. 1 Corinthians chapter 12. Sa 1 Corinthians chapter 12 po, pag pinasa po natin verse 1, sabi ni Paul, ito, gifts na po ito. Plural, gifts. Ibig sabihin sa Tagalog ng gifts, kakayanan. Hindi posisyon, kakayanan. Kasi iba po yung maamunawa natin sa gifts ay posisyon. So gusto natin i-correct mga kapatid, gusto kong i-correct na ang term ng gifts ay kakayanan. Okay. Sabi, now concerning the spiritual gifts, brethren, I would not have you to be ignorant. Sabi ni Pablo. Now let's go to verse 4. Talunan na natin. Now there are diversities of gifts. Spiritual gifts. At sabi, diversities of gifts. Iba-iba. Ano pa? Verse 6. So verse 4. And there are diversity of the gifts, but the same Spirit. Pinag-usapan na natin dito, gifts, spiritual gifts yan. Pag sinabi natin spiritual gifts, hindi yan sa labas. Sa loob ng iglesia. Okay. 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man, ano raw? To profit with all. Ang purpose ng gifts ay pakinabang ng bawat iglesia. 8. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom. Inisa-isa na ni Pablo. Kung ano yung mga spiritual gifts, hindi na natin babasahin dahil mga pastor naman po tayo at nakikita naman natin dyan. Itanong po natin verse 12. Now, ito na. For us, the body is one. Body is one. Sino yung body na yan? Hindi ba yan yung church? Which is the body of Christ? Yun po yun. Yung body is one na pinuring ng katawan ay walang iba kundi ang church, ang iglesia. Okay. Na ang katawan ito, marami pala siyang sangkap, hindi lang pala lima. Sabi nito, for as the body is one, hath many members. Ibig sabihin, ang katawan ito, maraming function sa loob. Marami siyang function. At sabi nito, verse 12, and many members of the one body, being many, are one body. Okay? So sa loob ng katawan ito, I would say, sa loob ng body, ayaw ko mag-agree kayo, sa loob ng body, which is the church, wala pong mataas, walang mababa. Kung ang pag-usapan po natin ay spiritual gifts, ang sabi ni Paul, ano? Prophet with oil. Eh bakit ngayon? Pag-usapan natin. Nang pumasok ang kadiliman according to 1 Peter chapter 2, when the darkness will come, nag-iba na ang kalagayan ng, nag-iba na ang mood ng iglesia. Pero before kung babalik tayo, when the time of the seven church ages, sa time ng first church age, first, second, Ephesians, Smyrna, Bergamo, during the time after the crucifixion of our Lord Jesus Christ, during the first and second decade, mga kapatid, iba po ang kalagayan ng iglesia sa panahon katulad
natin. Ibig sabihin, sa panahon po ng Ephesian Church, let's say, time ni Paul, siya po ang Star Messenger. Si Paul ang nag-set up ng fivefold ministry. Tanong, sa panahon ng kapanahon nila, ng sinetipag Pablo ang fivefold ministry. Sakin mo ni Pablo ang fivefold ministry. May alam ba kayo kung saan laki mo yan? Saan sa Old Testament? So, ibig sabihin, it is a revelation from God. Direct revelation. Pero, ang sinet ni Pablo during the first church age na fivefold ministry ay hindi pareha sa panahon natin. Iba po. Why? Kasi yung fivefold ministry ngayon ay influenced from the Pergamean age and then Laodicea. Ito po ang Laodicea dulo. So during the time ito po, start ng Pergamean, 325 AD. Dito nag-start yung 17 ng Revelation. The Mystery Babylon the Great. Yung Mystery Babylon the Great, nagpapagin yung nansaro eh. Diba? Nilasing yung mundo. Nilasing niya ng alin? Saro ng alak ng pangakalim niya. Okay, so nag-start yun. Yung saro ng panangalin niya, that is political, religious, ano? Christian. Eh, sino ba yung nagpakilala na ang panahon na ito? During the time, siguro mga middle po na Smyrna. Tumitaw na po yung mga bishop of Rome, tama? Yung bishop of Rome position nun, pero ecclesiastical yun. Sa panahon ng Spirya, tumilitaw na ang bishop of Rome. Pero nung dumating ng 325, when the church and state become united, lalong sumagsak. Meron nang lumitaw ng bishop of Rome. Pagdating ng 325, church and state become united by under Constantine the Great. So, mula rito sa 325, dito nag-start mga kapatid ang Revelation 17, Great Harlot. Bantog na patotot. Yung simula ng 325, yan din po ang simula ng tinatawag na darkness. Yan tayo kinabalabag at sistema nyo. Amen? So, start of Pergamenian Church Age na mayagpag na ang dilim. Ano ba ang sinabi natin dilim? Yung panahon ng Ephesian Church Age, posisyon ng unang iglesia na itinindig si Kristo mga kapatid, pagdating ng Pergamenian Church Age, nagbabago na ang teori. Okay. Ito po. So, yung in-establish ni Pablo na church, dito sa Ephesian Church Age, mga kapatid, ng mga apostol, yung Ephesian Church Age, that is apostolic age, going to Emperor Constantine the Great, pagdating ng yung union, church and state, may karoon nga na pagbabago. Hallelujah. So, anong ibig ko sabihin? Yung posisyon ng iglesia, pagpasok dito, iba na ang takbo ng iglesia. Amen? Why? The Word of God, the pure Word of God, pagdating ng Pergamenian, corrupted na ang salita. Amen? Kung ang salita corrupted, yung iglesia, ang mind nila ay polluted. Corrupt and polluted. Pero, uwiin ng Diyos, kahit papano, hindi talaga nasagat na wala talagang mananampalatayang humahawa sa liwanag ng Diyos. Kasi sa mga Alps Mountain, mayroong blooming light. Ibig sabihin nga mga kapatid, may tumatangan ng liwanag kaya lang talas-talas. Wala sila sa loob ng kabilinan. 17. Alam niyo ba pag pinutuloy ng Revelation 17, media kayo,
the mystery Babylon the Great, the mother of our Lord. Okay. Kung siya ay babae at patotok sa mga bansa, nagpatotok siya. Una, sa mga bansa. Sabi pa nga, nakaupo siya dyan eh. Ngayon, kung siya ay ina ng mga patotok, kailan po siya mga kapatid? Naging ina. Panahon ng Protestant. Yung Protestant, 1520-something, start kay Luther, doon start ang Protestant. Yung movement po nila, si Luther, praise God, ginawakan niya ang Romans 1:17. Pero dahil yun ang liwanag na ibinigay ng Diyos kay Luther na siya ay lumabas from RCC, Roman Catholic Church, siya po ay former priest. Lumabas siya from darkness doon sa RCC at ibinigay po sa kanya ang 1520 ang no 1520 ang Romans 1:17. The just shall live by faith. Ipinakita kay Luther ang impantang purong salita ng Diyos. Ano yun? Nakita niya yung tama. Ng tao, maaaring ganap kung hindi sa pamagitan ng iyong gawa. Lalo gawa? Pag sa sakripisyo. Hindi, pag sampalataya. Sampalataya, sumasampalataya, merong gawa. Anong gawa? Pag sasaliksik, pag tuumpara ng tama o mali. Napatunayan ni Luther, ang pananampalataya ng kanyang nagulatan ay mali. At sinabi na sa Diyos, sa Panginoon, akayin mo ko. Dalhin mo ko na. Dalhin mo ko sa iyo. So, kailan siya start? From the Protestant movement, doon po nagkaroon ng daughters. Ibig sabihin, mga kapatid, nung magkaroon ng daughters, akala ng mga Reformation, nakalabas na sila. Akala nila nakalabag na yung mga Protestant. Yung pala, dala pa rin nila ano? Yung controversial issue na pagkilala sa Diyos at ibabak sa mga aral. Hallelujah! Akala ng mga Protestant, nakalabas na kami. Praise God! Pero hindi nila alam, dala pa rin ng Protestant ang sistemang political and religious system. Amen? Dala nila! Hindi nag-uusapan natin, calling gifts, ano? Nag-drive lang ako dito, mga kapatid. Okay. Akala nila, nakalabas na sila. Well, sinasabi niya, hindi kami kasama dyan. Sa babae niya. Hindi nila alam, sila raw ay ano? Daughters na. Why? Kasi bit-bit pa rin nila yung religious system. Amen? Wala nga lang silang ridulto. Pero, meron pa rin silang rigurdo sa Italia. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit ang mga reformador na yan, sa loob ng Reformation period, sila mismo nag-aaway. Amen? Pagdating ng post-Reformation, pinagkakalulo niya yung kapatid niya. Sino yung pinagkakalulo? Yung tumitimtig doon sa katotohanan, pinagkakalulo na doon sa nanay nilang patoro. Ulihin niyo yun. Nagbabay-prostado sila doon. Pinag-aaralan nila ang salita ng Diyos. O, siyempre, galit ang aksis eh, buhin. At ang lalo eh, itatayo sila sa tulos na yon at panonorin sila hanggang sila yung matay. Sumugin ba naman sila, lalo na ang babae sa kalaw na yan? During the time of Inquisition, during the time of Crusades, ang babae ipinatako ng baligtad sa tulos mula sa taas, pababa, at yung tuhok ng babae, patunay, mahaba ang book nila according to history. Amen? Pinupulungkot dun sa stake. Mababa kung gaano kahaba yun. At lalagyan ng pulot at sabay sila. So, panahon ng Inquisition sa loob ng dark age. Hallelujah! So, sino yung nagkakamulo? Yung mga Protestant din, nakapuha nila Protestant. Sa ibig sabihin, corrupted din sila kahit lumabas sila. Hindi sila talaga tunay na kalaba. Pero hindi ko sinasabi, sa Reformation walang naliligtas yan. Meron dyan tumatayo na nanindigin talaga sa salita ng Diyos kung ano inabot nila at by means of the Holy Ghost. Kung ano yung sinasabi ng Holy Ghost, nilalakaran nila. Hindi sila nagiging political. Okay. E Protestant, dumating ang Pentecostal. The history repeat itself. Akala ng mga Pentecostal, nakalabas sila sa Reformation.
ay kulang ang mensahe ng mga rekon. Ito ang tama. May gifts na silang turo. Ang mga reformation, wala silang araw ng speak in tongues, wala silang gift of healing. Amen? Wala! Kami meron! Pero pagtakbo ng panahon, hallelujah, yung Pentecostal, praise the Lord, nang dumating ang message, 1900 hours, dumating mga kapatid, sa panahon, Pentecostal movement is the time of the Laodicean Church Age. Amin ba kay God? Amen. Pentecostal movement is the time of Laodicean Church Age. At the end of the Church Age. Ngayon, paano natin malalaman kung paano yung Reformation ay anak ng Patotot at yung Pentecostal din ay anak ng Patotot? Why? Nang dumating po ang itong tao ito, William, yan, WMV. Nang siya'y sumisigaw na sa mga Pentecostal, huwag lang kayo puro gift, huwag lang kayo puro tang. Pero sabi niya, hindi masama yan. Ang gabing itong teaching nito. Ano yung dinala ni Brother Banner na teaching? Restore niya yung aral from the very beginning. Aral na apostolic teaching na naiwala sa Dark Ages. Ipinalis sa panahon ni Brother Banner. That's why, Brother Banner, fulfill Elijah in the last days. He will restore back to the apostolic faith of the fathers from the children to their fathers. Ipinalis tayo dun sa aral. Ngayon, bakit ko nasasabi ang Pentecostal movement ay kasama ng anak ng Patotot? Hindi nila tinanggap, mga kapatid. In fairness, ano? Pero kaya natin patunayan mo. Hallelujah. Hanggang ngayon. Amen? Hanggang ngayon. Hindi nila tinatanggap. Eh. Praise God. Kaya, yun mga kapatid. Eh sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ng Laodicean ito, bago ng tribulation period, nasa panahon na tayo mga kapatid ng harvest season. Outpouring of the former and the latter day, kung ang usapan natin ay gifts. Sa dulong panahon ng harvest season. Hallelujah. Ano yung gifts natin? Kailangan po ay maibalik tayo sa panahon natin ngayon kung ano yung original doon sa unang panahon. Amen? Sinadyan ng Diyos, mga kapatid, na ang kaloob ng 1 Corinthians chapter 12 at Ephesians 4 magkahiwalay. Hiwalay. What? It's a form of mystery. Hindi pinakita talaga kung ano, mga kapatid, ang tunay na ginagawa ng type of ministry ng Diyos. Hindi linantap ng Bible niya. Hallelujah. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na ang kaaway ay nagbabantay sa kanyang salita. Pinabantayan ang kaaway yun. Hallelujah. Amen. At alam ng demonyo. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, alam ng demonyo ang katotohanan. Amen? Amen. Alam ng demonyo ang katotohanan. Pero maraming Kristiyano na bibitbit ng Biblia, hindi nila alam kung ano yung katotohanan. Masakit sabihin niya, pero hindi mo nais manakita, no? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Marami na tawag sa theology. Hallelujah! Yung Godhead lang, hindi nila talaga makilala eh. Sabi nila, ang Diyos, hindi natin kaya kailanman arugin. Hindi natin siya kailanman pwedeng makilala. Sabi ng mga kapatid natin rin ako. Yan ang unawa. Hindi ako nagtama eh. Ang sabi nila, di ba? The Trinity in one God is a mystery Godhead. Iwaga yun, ganyan, hindi kayo. Anong ipaliwanag ang Ama, Diyos naman, Diyos na, Diyos Pito Santo, sa isang Diyos. Hanggang ngayon, hindi na kayo explain mo. So, sinasabi ko, kahit na sila yung hawak yung Bible at nag-aaral ng School of Theology, hallelujah, kumuha ng degree, master at pangalan, LLT, dalawang L, isang T, dalawang T, isang L, at marami pang Doctors of Divinity. Hindi natin dinidiscredit yung kanyang nagagawa. Pero tinag-usapan natin dito, hallelujah, Marami ang mga nagsasalitik ng Biblia na hanggang ngayon hindi makaabot sa katotohanan. Sinabi ko nga mga kapatid sa panahon na sinabi ko, hindi talaga inilantad ng Diyos kung ano talaga ang ginagawa ng Bible ministry. Hallelujah.
Okay. Sabi ko kanina, sa last week, Laodicea tayo, no? Okay. Yung Pentecostal, so nasa end time tayo. End time na panahon. Ano yung ba kahit sa end time message? Kasama pa rin sa Dores. Kahit end time kasama sa Dores. Pag-uusapan na lang natin dito. Kaya ko na matali, mag-tissure na ako kapi. Yung pong uhuli ng Panginoon sa Iglesia ng Laodicea na iha-harvest ng Panginoon is the same church in the first church age. Hallelujah. Tignan ko na isang example. In the time of Peter, on the day of Pentecost, nag-break na bumungos ang Espiritu Santo that is following. Bumungos sa araw ng Pentecost at Acts chapter 2. Bumungos ang following. To feed you in chapter 2, nasa ng lottery. Ang lottery ng tumayo si Pedro sa 120, ilan na mga tira? 119. Yung pang 119 habang si Pedro nangangaral, nakatayo lang sila at nakikinig. Do you think maka-convert to 3,000 souls? Noong panahon na yun, mga kapatid, ang daming Israelites na lang doon nagsiselebrate ng Feast of Pentecost. Ibig sabihin ng kapal ng tao, wala silang katulad nitong Mike. Sa dami noon, ingay nila, si Pedro hindi marinig yan, halos hindi marinig. Amen? Amen. Pero paano nag-operate ang gifts? Hallelujah! Isang tao lang ba? No. Yung 119 mga kapatid, habang si Pedro ay tumayo, ng katapangan boldly to preach the gospel. Hallelujah! Yun ang larawan ng mga iglesia. Habang siya nangaral, yung mga napuspos ng Espiritu Santo na 119, humano sila sa mga miyan at sila'y magpagamit sa kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos according to their measure. At dahil doon mga kapatid, nagdesisyon po yung Israel like sa nakaabot ng tinig ni Pedro, sa nakaabot ng tinig ng share ng 119. Nang sabihin ni Pedro ng malakas na pinig, itong Kristong pinako ninyo, siya ang Mesaya at Panginoon. Ginawa ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon at Kristo. Anong sagot nila? Anong gagawin namin? Magsisi. There were priests in the hut. Yung palang tunay na may kaloob ng Espiritu Santo na may tunay na dala ng gospel, pag sinaboy mo yan, kapatid, masusugat ang puso nila. Kapag tayo ay ministro, nagsaboy ka ng santa at walang nangyari sa iyong sinasabihan, mag-isip ka, mag-isip tayo. Hallelujah. Are we in the real church? Are we in the position of the high ministry? Kasi ang sinabi ng Biblia, ang sumusugat ay yung talagang may tunay na kaloob. Amen? At naniniwala ko, meron na rito eh. Gusto naman tumayo para magtanong eh. Palatandaan yan. But I'm not saying na nalulugat ako. Hindi ako nalulugat. Lord, yung sinasabi ng Biblia, okay. Puntahan natin mga kapatid, 1 Corinthians 12. For as many as one body, as many members, as members, one body, many, are one. So is the Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Yan ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Na ang iglesia ng Panginoon, so during the first church age,
umiinom daw sila. Umiinom. Walang patid na pag-inom. Hindi napuputol. Amen? Yan sabi ng Bible eh. Ibig sabihin, paano silang nakakainom? Kasi tumitindig talaga doon na may tunay na kaloob. Nakakapagbigay ng tubig. Hallelujah. Sabi ng Bible, kapag may tumayo at gumagala, ituring, dala, walang dalang, sabi ni Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 10, chapter 1 verse 10 kayo, sabi niya, isang bukal na walang tubig. Sabi ni Peter, sabi ni Jude, alapaa na dinadala ng hangin, magkabila, walang, siyempre, kung walang, pag walang ulan, wala yung tubig. Hindi siya sapat nakapagbigay ng, dahil na sa panahon natin, after harvest season, dapat ang binibigay mo talaga yung totong buhos. Yung fall na rin, bago harvesting yung ano, bumubuhos talaga yan. Hallelujah. Okay. Punta tayo, saglitin natin sa ano. Pero babalikan natin ang first Corinthians as well. Hallelujah. Ephesians chapter 4. Hallelujah. Kaya nga pag pinag-usapan natin mga kapatid, pumasok tayo sa gifts, no? At panunungkulan sa loob ng iglesia, spiritual leaders of the church, mayroong kwalifikasyon yun mga kapatid. At mabigat. Hallelujah. Praise God. Ephesians 4, verse 7. Sabi ni Paul, grant to everyone of us, sabi ni Pablo, grant to one, everyone of us being raised according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captives and gave gifts unto men. Now, when he ascended up, what is it? But he also ascended the first lower parts of the earth. He ascended this thing also. Alam na natin, verse 11. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some. Hallelujah. Sabi niya, pwede ko pang murahin sa taas. Tignan niyo ang verse 7 po. Sabi sa verse 7, but unto every one of us, unto every one of us. Sino yung us na yan? Yan ba yung last of verse 8? Yes. Verse 8, and gave gifts unto men. Yung bang men, ano sa tingin niyo po? Lima lang? Agay kayo, may nangyay, di ba? Sa mga, ako hindi akong dramatisan, pero may hindi akong language ng Bible. Yung men, plural yan, di ba? Sa term ng Bible, it is a believers. Ibig sabihin ng men is mankind. Mankind. Okay? Ang sabi nito, wherefore he said when he ascended up, he gave gifts unto men. Anong patunay natin? Ayan ang mankind na tumanggap ng kaloob sa Ephesians 4:11. Sa Ephesians 4:11, naputo lang ni Apostol Pablo yung kanyang pagsulat. Hallelujah. Pero hindi na nangalugan, mga kapatid, na yan po some ay hindi malam. Anong patunay natin dyan? Huwag natin alisin yan at balikan natin ang 1 Corinthians chapter 4.
Topical po tayo kaya bumabalik-balik po tayo mga kapatid. 1 Corinthians 12. Sabi po sa verse 28. Hindi ba inisa-isa ni Pablo yung kaloob dyan? Doon sa itaas na kaloob from knowledge, discerning of the Spirit. Hallelujah. So puntahan natin sa verse 28. Pwede mo bang mag-i-sign na volunteer? Sino pwede magbasa? Ephesians 4. Ephesians, Corinthians 12. Verse 28. So dali nyo ah. Para ipinapakita ko sa inyo yung act doon ay hindi yung lima. At ang Diyos ay naglaray naman ng ilan sa Iglesia. Una-una yung mga apostol. Una-una. Una yun po yung sang. Sinabi mismo dito, isiningit, sabi dito, ang mga kaloob. And God sets on the church first, apostles, prophets, teachers, sabi ganun, after that, miracles. Siningit yung miracles. So yung miracles, kaloob din. Sinabi yan. At, sabi, and then gifts of healing, helps, government, diversities of tongues, sabi niya. At verse 29, are all apostles? Siyempre, sagot natin hindi. Pero, hindi lang doon sa kalalakihan niya. Hindi lang doon sa tumatayo sa kurbe. Ang sabi ng Biblia, ang pakinabang daw ng kaloob, hindi apat na nga, lahat ng kaloob, pakinabang daw na lahat. Amen. Yan po ang sinasabi ng Pati. Okay, stop. Kaya niya sa nila ako, Pastor, pag last 10 minutes. At 12 minutes na lang? O sige, baka sakali kung may iwan sa sabihin ko, baka may singin ko na lang sa akin. Sige po, pwede na po kayo magtanong. Sige po. Well, I'm going to